So ayun na nga, no, ha? Isang ordinaryong araw na naman niya pala, oh, ha? Bago nga ang lahat, ha? Check muna natin yung skincare natin kung tumatalab na ba sa mukha natin, no? Sobrang aga nga ng gising natin ngayon, no, ha? Alas 4 pa lang gising na tayo, ha? Kasi alas 5 ang pasok natin, ha? May appointment kasi tayo ngayon sa Great Smile Family Dental kay Dr. Rod Montaño kasi papaayos natin yung ngipin natin. Pero syempre, bago yun, magkape muna tayo, nabigay ng Heaven's Beauty Hub 17 ni Miss Geraldine. Hindi na sana ako papasok ngayon kasi sabi ko nga may appointment ako sa dentista. Kaya lang sobrang busy talaga dun sa Edmonton Convention Center. Kaya ang ginawa sa schedule ko, imbis na alas 7 pa ang pasok ko, ginawa alas 5 para makauwi lang din daw ako kaagad. Pero siyempre, hindi naman tayo pa-importante kaya pasukan na lang natin ng maaga para wala nang mahabang usapan. Siyempre, unang higop agad ng kapigluta tayo, yan ah. Ewan ko na lang talaga kung hindi tayo pumuti nito ah. Tapos siyempre, yung pandesal natin wala palang palaman kaya palaman na natin para mas masarap. Chiswis nga yung palaman natin dito. Hindi na nga ako kumain ng kanin kasi mapapatagal tayo. Baka maliit tayo ng todo. Tapos eto na nga, hindi na tayo naligo. Nag-toothbrush na lang tayo para mas mabilis. Tapos kunting hilamos, okay na yan. Magtaka kayo, okay naman yung ngipin natin pero bakit ipapaayos pa? Kung makita nyo yan, yung ngipin natin sa baba hindi masyadong maputi. Ang gagawin kasi Doc Rod, papaputiin niya talaga yun lalo. Tapos ang gagawin niya pala yung direct banded composite veneers. Oho, syempre hindi yun naman alam yun ha. Nagbaon nga tayo dito ng medyas kasi syempre galing tayo ng trabaho. Syempre pag ihiga ka doon sa clinic nila, magtanggal ka ng sapatos. Baka mama isabihin nila may patay na daga doon. Kaya kailangan may pampalit tayong medyas bago tayo pumunta doon sa clinic. Nakaready na nga ako dito, siyempre may baon tayong pagkain kasi magugutom tayo doon sa trabaho. Grabe, tsura pa lang, napakalamig na sa labas. Nagpapag na yung bintana namin dito. Buti na lang talaga nagpala dito si Madam kasi kung hindi dito nagpala si Madam, wala kaming madadaanan. Pag nandito ka sa Canada, literal na pinagpala ka talaga dito kasi araw-araw ka talaga dito magpapala, lalo kung maraming snow. Tapos nagtawag na nga lang ako ng Uber kasi malilate na tayo kaya hindi na tayo nag-bus. Good morning. How are you? Cold. Really cold. Grabe ba, minus 23 pa lang ngayon ha? Paglabas ko nga, tumigas agad yung kulangot ko. Tapos syempre, super late na tayo, di ba? 5:27 na. So ayun na nga, Heno ha? Sa wakas nandito na tayo sa Edmonton Convention Center. Grabe ba dito? Napakadaming ginagawa. Buti na lang talaga, nilagyan din nila to ng dekorasyon. Tapos pagpunta ko nga ng pintuan, hindi nagbukas kasi sobrang aga pa pala. Kailangan pala natin ng susi. Pero grabe, ang pugi ko talaga. Saan? Saan banda? Tapos nandito na nga tayo sa locker room. Grabe na nga yung pagmamadali natin dito, ha? Pero syempre hindi natin makakalimutan yung intro natin, ha? Tapos bit-bit ko na nga yung pagkain natin, ha? Para sa inyo to, para sa mga ampalaya dyan. So ayun na nga, Hedo, ha? Tayo pa lang nandito ngayon, no? Ha? Ayan, no? Ha? Aga, wow. Magpansin muna tayo, ha? Wow. Siyempre, paspasan agad tayo dito. Wala tayong sasayangin na oras para matapos agad tayo. Yung ginagawa pala natin ay yung pulgasi pala yan. Siyempre, hindi nyo rin alam yan. Kasi ang alam nyo, pulgas lang yung nasa aso. Ilalagay muna nga natin siya sa bin para siyempre mag-develop muna yung gluten niya. O, siyempre, hindi nyo na naman alam yun. Kasi nga, napadaan ka lang naman talaga dito sa page natin. Siyempre, i-rest muna natin yan kasi mamaya titimbangin natin yan tapos i-bake na rin natin yan. Tapos habang pinapahinga natin yung dumagplating muna tayo dito, ito pala yung mga plato dito sa amin, oh, napakadami. Samantalang kami sa bahay, naka-disposable lang. Tapos ito naman yung mga takip ng plato. Ito, ibang iba talaga to sa mga naging trabaho ko dati. Isipin mo, hindi naman ako nagaganito dati yung mga nagkukuha-kuha ng mga plato na yan. Pero
Pero syempre, maganda na yung marami tayong experience, diba? Tsaka mga plating talaga dito, ha? Pagandahan dito ng design sa plato. Hindi kagaya sa ating pagandahan ng cake. Binibilang ko nga talaga to ng todo kasi 54 yata yung kailangan natin dito. Nakalimutan ko na. Pero grabe, ang pugi ko talaga. Ito ang tawag pala dito, brioche. Siyempre, hindi na natin yan napakita kanina. Tapos ito na nga yung mga plato, mga prutas yung nilagay natin dito. Tapos ito na nga yung pulgas. Ititimbangin na natin siya. Ay nako, hanga ka na naman talaga sa mga galawa natin dito. Tapos syempre, lagyan muna natin ulit siya ng plastic para syempre mag-develop muna ulit siya ng kung anong i-develop niya dyan. Tapos eto na nga yung mga naluto natin dito. Syempre, hindi na natin napakita yan isa-isa sa inyo. Ano, mag-video na lang talaga ako dito, ha? Hindi na ako magtrabaho. O diba, itsura pa lang, ha? Nakakagutom talaga. Tapos eto na nga, balik na tayo sa pulgasi. Ano ba tong pulgasi na to? Hindi matapos-tapos. Bali, hindi lalagay na natin siya dyan sa plate para tabasin na bilog-bilog kasi kung pakyawan talaga kayo, tamang-tama itong machine na to sa inyo. Lahat nga yan gagawin natin, kaya lang wala pa tayong mga katulong kasi alas 7 pa ang pasok nila. Ang nandito lang yung executive chef namin tapos ako. Pero syempre, bibilisan na natin dito kasi mas maganda kung pagdating nila tapos na, diba? Para ano bang ginagawa nyo dito, ha? Tapos na, pwede na kayong umuwi. Joke lang. Wow! O diba, napakadami nating anggel. Iba talaga pag mag-isa ka lang sa trabaho mo, nakakabelo ka mag-video. Tapos nandito na nga yung mga trabaho natin. Tapos sila magumagawa ng ibang plating natin. Ito nga pala si Ate Maria. Ho, napakatagal na niyan dito nagtatrabaho. Tapos syempre may break time din tayo. Ah, ano, puro trabaho na lang. Hinatian ko nga rin yung katrabaho ko dito. So ayun na niya, Henyo. Ruyin na.
Tapos eto na nga, syempre mag-toothbrush muna tayo dito kasi syempre mag-nganganga tayo doon sa Great Smile Family Dental. Baka mamaya may makita pa doon ang palaya. Tapos pagtingin ko nga dito, yung isa palang dinala kong medyas, magkaiba ng kulay. Pero grabe, ang pugi ko talaga. Tapos ilagay na nga rin natin dito yung labahan natin, yung uniform natin. Tapos pagtingin ko nga dito sa pintuan, kala ko papunta na ng langit. Napakaliwanag nga, may araw na pala. Tapos nandito na nga yung Uber natin kasi siyempre mag-Uber na lang tayo kasi appointment natin alauna e medya dun sa Great Smile Family Dental. Nice weather? It's cold. Yeah, cold but, nice. But sunny. It's cold, yeah. O diba, may Shell din dito sa Canada. Akala nyo dyan lang sa Pilipinas may Shell? Tapos nandito na nga tayo sa Thorncliff Dental Clinic. Pero parehas lang yan sa Great Smile Family Dental. Isa lang yung may-ari niya, si Dr. Montaño. Hello po. Hello. Wow, sa wakas. Wala nang ano. Wala nang shield. Maabot ka na namin, ma'am. Ate, kamayo mo na. Tapos nagdahan-dahan nga ako dito ng lakad sa hagyan para surprisahin natin si Doc Rod Montaño. Tito Doc. Ang agad. Hindi ko tanong mo. Ano kasi wala na akong klase. O hanggang dito na lang muna ang vlog natin ha? Hanggang sa susunod na lang kasi mahaba pa to. Baka mainip na kayo. Tsaka maiinggit na naman kayo kasi gaganda na naman yung ngipin natin lalo. Sa susunod na video ipapakita na namin sa inyo kung anong gagawin ni Doc Rod Montaño sa smile transformation natin.